Magandang gabi po sa lahat. Ako pong muli si Alex at sa huling bahagi na ito ay akin naman pong ikikwento ang ilan pa sa mga nakita ko sa aking pangitain na siyang mas nakaapekto sa buhay teenager ko. Bukod pa po ito sa dalawang naunang karanasan na inyong napakinggan kahapon. Dumaan nga ang ilang buwan, ilang taon at tila bumilis ang panahon. Dito'y natutunan ko ng kontrolin ang aking takot. Nakakatulog na ako nang hindi nangangamba sa maaari kong makita, subalit hindi ko pa rin lubusang tanggap ang kakayanan ko ng panahong iyon sapagkat nakakapanibago pa rin lahat ng aking mga nakikita. Nang magsimula akong tumungtong sa edad na 15, saktong high school student at graduating na. Na mga panahong iyon, abalang-abala na po kami sa kanya-kanyang mga gawaing pang-eskwela, mga projects, reports at kung ano-ano pa. Meron akong kaklaseng nagngangalang Raul. Si Raul ay tahimik na tao lamang. Siya nga yung tipo na kung hindi mo kakausapin ay hindi magsasalita. Pero kapag patungkol naman sa eskwela ang topic, ay marami siyang nasasabi. Malaki na ang katawan ni Raul sa edad pa lamang nito at parang batak na batak sa trabaho. Minsan ay may kailangan kaming gawin at nataon na magkagrupo na naman kami nito. Uwian na at nagkasabay kaming lumabas ng silid. Hindi sinasadyang nahawakan nito ang kamay ko dahil siya ay nadulas. Otomatikong nanindig ang mga balahibo ko nang makakita na naman ako ng pangitain patungkol rito. Agad ko itong hinila pababa ng hagdan. Nagulat man ito sa ginawa ko ay nakisama na lamang siya. Hinihingal kaming huminto sa tapat ng gate ng paaralan at bilang panimula, Raul, ano kasi eh? Pwede mo ba ako samahan? Doon sa mall, may titingnan lang ako doon. Pakiusap ko dito, ngunit hindi maitatago sa aking muka ang tila labis na pag-aalala. Napaawang naman ang kanyang bibig sa akin sapagkat parang naninibago siya sapagkat ngayon ko pa lamang siya niyaya na mag-mall. Parang sa aking palagay ay tatanggi pa nga siya, pero naghintay pa rin ako ng sagot niya. Nang hindi siya nagsalita at sa pakiwari ko'y ayaw niya, hinatak ko na lamang siya papunta ng sakaya ng jeep at doon nga'y sumakay na kami. Nang marating namin ng mall ay hinawakan ko ulit siya sa braso at umikot-ikot lamang kami sa kung saan-saan doon. Sa katunayan, wala naman talaga akong titignan o bibilhin ng sandaling iyon. Nagbubutil-butil na nga ang pawis ko dahil sa kaba. Iniisip ko na makatulong yung ginagawa kong iyon upang mailayo sa kapahamakan ng kamag-aral ko. Na makaisang oras nga kami sa pag-iikot, ay napagpasyahan ko na mag-aya ng umuwi. Hindi na rin ako nagpahatid kahit na nagpupumilit siya sapagkat ayoko rin dahil anong oras na. Habang papauwi ako, si Raul ang nasa isipan ko. Ipinagdarasal ko siya na sana'y hindi matuloy ang nakita ko. Hanggang ngayon kasi naguguluhan pa rin ako. Paano ko biglang nakita iyon samantalang hindi ako nananaginip? Totoong nahawakan niya ako. Naririnig at nakakausap na. Pagkauwing pagkauwi ko ay sinalubong ako ng aking tatay at lola na tila nag-aalala. Alam kong ang pag-aalala nilang iyon ay dahil alam nila na may hindi magandang nangyari sapagkat hindi ako laging umuuwi ng gabi. Agad kong ikwento sa kanila ang nangyari at nakita kong posibleng mangyaring kamatayan ni Raul. Nakita ko ang eksaktong oras na dapat ay dadaan siya sa isang kalsada. Mula sa kalsadang iyon ay may nakita akong tila lasing na tao. Naghahanap ito ng away at dahil nga walang lumalabas at pumapatol rito, nakita nito si Raul at iyon ang pinagbalingan niya ng galit. Pinagtataga daw ng lalaking lasing si Raul at iniwang walang buhay sa kalsadang iyon.
Ipinaliwanag ko kina Itay at Lola ang naisip kong paraan para mapigilan ang maaaring mangyari, kaya nahuli ako ng uwi. Niyakap ako ni Tatay. Hindi ko alam kung para saan, pero malamang ay dahil sa pag-aalala o dahil naging proud siya sa akin. Kinabukasan pagpasok ko ay agad kong hinanap si Raul. Laking tuwa ko nang makita itong kausap ang isa sa mga kagrupo namin sa aming proyekto. Agad akong lumapit dito at tinanong kung kumusta ang kanyang pag-uwi. Ang sabi naman niya ay ayos naman kahit medyo late na. Kwento pa niya sa akin na may nangyari daw na gulo sa dinadaanan niya. May nag-amok nga daw na lalaki. Nahirapan daw yung mga pulis na hulihin siya dahil may dala daw itong itak. Kaya hindi na lamang siya doon dumaan sa kalsadang iyon at lumiko na lamang sa shortcut patungo sa kanila. Tila napahinga ako ng malalim nang marinig ko ang kwentong iyon. Napangiti tuloy ako. Ito kasi si Red yung unang beses na napigilan ko ang pangitain ko. Pakiramdam ko na iligtas ko ang kanyang buhay. Kung kaya't nagtungo ako sa isang sulok ng classroom namin. Doon nga'y napatingala ako mula sa bintana at kitang-kita ko ang kulay asul na kalangitan. Dito nga, mula sa aking isipan, ay nag-uusal ako ng dasal ng pagpapasalamat sapagkat kahit papaano ay may nagawa ako upang mapigilan ang sanay kamatayan ng aking kamag-aral. Gayon din ang pagpapasalamat sa Diyos sapagkat siya mismo ang gumawa ng paraan upang ang aking kaibigan ay maiiwas sa tiyak na kapahamakan. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Mga solid HTV positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Or else! Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.